Welcome, BitClips TV. So guys, ang ipapattern natin ngayon guys ay skirt and then ikakat na rin natin. So unang-una, guhit lang tayo ng file at kunin natin yung waistline niya. Waistline niya ay 37 plus 1 inch kasaguhit. And then kunin natin yung length. Lampas mo ng 1 inch yung ating eskwala para sa kanyang waistband at kunin yung haba. Ang haba niya ay 20.5 and a half, and then guhitan natin ng diretso at isunod natin yung hips. So ang hips nito ay 42, pagkaguhit ng 42 plus 1/4 ka lang. So it ganun din sa laylayan. Ang gagawin mo naman dito ay papasok ka ng 1 inch, depende sa gusto ng customer kung A-line, straight cut o pencil cut. So ikorte na natin doon sa mga guhit natin, ikunik na natin yung ating roller. And then dito naman ay kunin natin yung gitna para sa ating tack sa likod. Kuha tayo ng mga 4 inches. And then kunin natin ng 1/1 nap, gitna ng guhit para sa kanyang tacks. At baba tayo dito ng 2.5 and a half. At dito naman ay 1 and a half para sa kanyang bulsa. So pakinggan lang sinasabi, nakabis ito sa galaw ng ating video para mabilis muna. Kunin natin yung slit. Ang slit niya ay size mula sa baba. At itas natin ng bagya ng 1 and a half sa side. At ikat na natin yung ating pattern. At pagkatapos nito ay itatabas na natin ito sa kanyang fabric. So ito ay guwa, skirt to ng guwa, PNP uniform. Ito ang ating tatabasin ngayon. So paalala, ang pattern natin ay finished pattern. So kung takat natin to sa tila ay maglalagay tayo ng allowance. At ilagay natin yung pangalan ng may-ari at waistline and length isusulat natin sa pattern para masundan ng mananahe. At ito na ang ating fabric sa ating guwa. So nakapold ang ating tila. Mula sa dulo ng tila ay guhit tayo ng 5 inches, at doon natin ilalagay yung ating pattern. Bakit 5 inches? Para sa kanyang overlap sa slit ay hindi na kayo magdudugtong. Pwede naman magdugtong, depende sa inyo. And then guhitan natin pantay sa ating pattern. Ganon din sa laylayan. Ang allowance ng laylayan ay 2 inches. Ganon din sa side ay guhit natin. At ang tacks guhit natin. Ito ay back parts. So ayan yung slit, ginuhitan natin. Tapos taas tayo ng 2 inches. So ayan yung pin tacks. Ang allowance sa side ay 1 inch. At dito din sa center back ng likod ay 1 inch. Pagdating sa may 1 and a half na sa ating may slit. Ang allowance natin sa taas ay 1 and a half din. So lagyan natin ang allowance. So ayan ang paggupit niyan. Side 1 inch ang allowance. So yan ang ating back, at kukunin naman natin yung ating front. So ayan, ang ating tila ay double ito. So naka center front, ipapantay natin yung center front nya sa tupi. At pantay rin natin yung guhit kung anong ating pattern dulo guguhitan natin ng pantay. So yung guhit na yan, yan ang ating daan ng tahi yan. Guhit din natin yung bulsa, at sa laylayan 2 inches ang allowance. So ilagay na natin ang allowance. So yung pintax naman dito ay nasa 3 inches lang ang haba sa harap. At wag natin i-1 inch, nasa 3/4 lang ang lapad sa taas para hindi siya bumubukol. 1 up allowance sa taas,
1 inch sa side allowance, sewing allowance. 2 inches laylayan. So, yan ang ating harap ng ating palda. Ngayon, ikakat naman natin yung ating facing sa ating bulsa. So, dito rin tayo kukuha sa pattern. May guhit naman yung pattern natin. Sundan natin yung guhit. Allowance din tayo, 1 half sa side, 1 inch pa rin. At dito naman sa baba ay 2 inches. Depende, pwede ito 0.5. So, yan yung ating piecing ng bulsa. At sukatin natin itong natitirang pila kung papasok sa kanyang waistline. So, pasok naman siya. So, idiretso natin yung cut. At din kukuha tayo ng 4 inches para sa kanyang waistband. 4 inches ang lapat. So, yan yung para sa kanyang waistband. So, yan guys. Tapos na ating pattern. Bahala ng mga nai dito. So, kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe mo na ang ating YouTube channel. Thanks for watching! Mm-hmm.